Ang takbo ng buhay sa akin ay parang isang pag-iihaw. Ang kikitain mo sa isang araw ay hindi pa malinaw. Pero isa lang ang tumatakbo sa isip ko. Yun ba ay ang umayaw o pumalag sa hamon araw-araw? Araw ng Huwebes. Para sa akin, ito ang araw ng swerte. Kung saan may pumukaw ng atensyon ko. Isang disenteng lalaki. Grabe, wala akong masabi. Sa sobrang simple niya, kumikinang siya sa mga mata ko kahit walang suot na diamante. Lumapit siya sa akin at ang sabi, "Miss, nandito yung manager's office." Wala man akong nasagot sa tanong niya. Kinilig naman ako sa swapping boses niya. Hindi ko nakasalanan kung siya'y sakin na wirtuhan. Sa mga oras na yon, isa lang ang aking natandaan. Wala akong kaidi-idea kung bakit kita nagustuhan. Nagpapadya ang hangin na nakapalipot sa'kin. Tila merong paywatik, ako'y nananapit. Di naman napilitan, kung sana lang naramdaman. Di inaasahan pa kung ngayon ang kalawakan. Di ko sa paligid ay maawit-awit, natutulala sa nakakaakit-akit mo. Di natangi, napapangiti mo ang aking puso. Giliw, di mapigil ang puso. Sisimulan, binibigyang kulay ang larawan para bang ikaw ang mag-iisang bituing nagsisiping buwan na kapiling mo. Sa likod ng mga ulap, pang tayo lamang ang tanging magkakanaan. Di ko sa paligid umawit-awit, natutulala sa nakakaakit-akit mo. Tinatangi, napapangiti mo ang aking puso. Giliw, di mapigil ang bukso. Ang damdamin ko, mukhang mapapaamin mo, amin mo. Giliw, nagpapaywating na sa'yo. Ang damdamin kong napagtanto na gusto kita. Gusto kita, anong salamang kang meron ka, binabalot ka ng makita. Anong salamang kang meron ka, ako'y nabihag mo na. Akalain mo yun? Yung dating nagtanong lang, bigla ko nang naging kasintahan. Sabay tayong nangako sa isa't isa sa salitang walang hanggan. Nangako sa isa't isa na walang iwanan. Nangako sa isa't isa na magtutulungan. Nangako sa isa't isa na makikipagsapalaran. At mangarap sa isa't isa ng karamdaman. Giliw, giliw na pagtanto na gusto kita. Makalipas ang 3 taon, nagbunga ang ating pagsasama. Tayo'y nagkaroon ng 2 anghel na makakasama. Sa pagdating nilang dalaway, mas lalo pa tayong kumapit sa pag-asa. Mula sa pagkabata, sila'y tinuruan sa mga gawaing bahay at iba pa. At kung paano namin itinuro sa kanila
kung paano maging matatag sa hamon ng buhay ng mag-isa. Sa isang di inaasahang pagkakataon, nakatanggap kami ng isang liham at nakapaloob ang isang mensaheng naglalaman ng oportunidad patungo sa ibang bansa. Ngunit ako'y nakaramdam ng kalungkutan nang maisip kong kami magkakalayo. Subalit, tinibayan ko ang aking loob para sa aming magandang kinabukasan. Disyembre 21, nakatanggap ako ng liham mula sa kanya. Parating na pala ang araw ng aming pagsasama. Bitbit ko'y pag-asa, lula ng paglipad ko papunta sa kanya. Tila ba'y walang haharaping problema. Magandang buhay lamang sa isip ko'y tumatalima. Hindi naging madali aking panimula. Naging matatag ako at sa Panginoong Diyos nagtiwala. Diskarte ako dito sa kanan, diskarte dito sa kaliwa. Lahat yata ng diskarteng alam ko ay aking ginawa. Pero bakit parang baliwala? Hindi ako sumuko at nag-isip pa ako ng ibang plano. Pinasok ko ang pagtitinda ng ulam para sa mga tao. Tiniis ko lahat habang wala pa akong mahanap na maayos na trabaho. Pero parang hindi pa sang-ayon ang panahon sa akin. Kaya nakatikim ako ng pagkatalo. Pilitin ko mang maging malakas pero parang tila hinahatak ako ng problema pababa. Kaya mas pinili ko pa ding tumuloy kasi alam ko na sa laban na to ay hindi ako nag-iisa. Totoo nga palang sabi ng iba, mahirap magtrabaho sa bansang banyaga. Akala ng iba, puro sarap at saya. Subalit, dilubyo pala ang matatamasa. Sa pagdaan ng aming samahan, paglamig minsan ay hindi maiiwasan. Init ng aming pag-iibigan, sa iba na pala na ilalaan. Dumating sa punto, ang bagay na hindi ko inaasahang ako'y manlulumo. Ako'y nanghina at nabidla nang marinig kong siya'y may kausap na kahina-hinala. Sino yun, mahal? Tulog na tayo?
Magugustuhan mo yun. Grabe. Ang sarap, friend. Ano ba? Dahil ako't sala. Ano lang yan sa'yo? Kinukutuban kasi ako. Parang nagbago niya si Don. Oh my God, friend! Like what? Bukas, pag-usapan natin yan, okay? Bukas, mag-meet tayo sa isang coffee shop. Eh, lahat sabihin mo sa akin, yung totoo, friend. Please. Ayoko nang ganyan ka. Hindi man naging madali ang aking karanasan, pagpapatawad at pagmamahal pa rin ang umiiral sa aking puso at isipan. Ngunit, ano pa man ang aking nakaraan? Ito pa rin ang magsisilbing inspirasyon upang ipagpatuloy ang buhay na aking nasimulan. Ito ang sumasalamin sa buhay ni Glamorosa. Minsan taghan na nagbigo, winasa ang mundo, pero pilit tumayo. Humangos man, kinutya pa ng iba. Ganun pa man, bumangon mag-isa. Glamorosa.